Hello guys, welcome back sa akin channel. So meron tayong tatrabawin ngayon guys, meron tayong change oil na motor, itong Rossi Classic 250. Dapat kanina pa ito na change oil guys, kaso marami tayong trinabaho kaya medyo na delay gabi na, pero pwede pa rin, madali lang naman itong i-change oil. Dito yung drain plug niya guys sa mga Rossi Classic 250. So bali guys, ito pala yung takbo niya, 721.8 kilometers pa lang, bagong bago pa itong Rossi. Pero kung magdaan na ito guys, sorry na, kasi sabi na iba sirain daw, pero depende naman sa nagagamit, no? Classic na classic, kardong kardo guys. Guys, ito yung gagamitin natin na oil. Top 1 na synthetic. 20W40. So bakit nagtataka kayo guys, bakit dalawa? Dalawang engine oil. So hindi natin ilalagay lahat yan guys. Kasi itong Rossi 250 is 1.3 liters yung kanyang engine oil. Kaya yung sobra, tatago na lang natin. Bagong bago pa talaga guys, stock na stock pa ito. Bali ang kwan guys, ang kailangan nyo sa pag change oil, ito yung pagsalaan ng oil, at saka itong 24mm wrench. Panahirapan ako nito maghanap kanina ng tools nito guys, akala ko 22mm lang, yun pala 24mm. Kaya sa mga Rossi 250 dyan, sa drain plug nya guys is ito, 24mm ang gagamitin. So dalawang beses ako pumunta sa shop kanina para bumili lang ng tools ng ganito. Nagluloko tayo ng Rossi na ito ha, akala ko 22mm lang, yun pala 24. So sa mga Rossi dyan na 250, so ganito guys yung gagamitin nyo na tools para hindi na kayo mahirapan. Itong 24mm gagamitin lang yan dito guys sa my drain plug. Ito yung drain plug guys ng Rossi 250. Yan. Yung pasensya na kayo guys ha, medyo maingay, may nagpa-practice kasi ng kanta dyan sa kabilang bahay, baka nagpa-practice mga rolling kasi December na. Okay na rin yan, para hindi na ako mahirapan mag-edit. Yan, luwagan na natin guys. Oo kuya. Hindi man. Thank you.
At saka guys, huwag nyo kalimutan, mayroong screen yan. Mamaya na natin nila eh. At saka sa pag-change oil guys, dapat medyo malamig na yung makina para hindi kayo mapasok. Yan, konti na lang. Hintayin lang natin maubos yung oil guys. At saka natin ilayin yung screen. Tapos ibabalik din natin mamaya. Ayan guys, wala nang oil. Malinis na. So ibabalik lang natin ko guys itong screener. So dapat guys tatandaan nyo kung paano nyo tinanggal. So kung di nyo naman alam, ganito yun guys. Ganito ang posisyon nya. Yung screener pa ganyan. Sunod yung spring. Ibabalik nyo yun doon sa kanyang posisyon. Ganyan. Ganyan ang posisyon niya guys. Din ibabalik niyo itong spring. Din itong takip. Din huwag niyo munang gagamitan ng tools. Kamayin niyo muna. Pakiramdaman niyo muna kung pumapasok yung thread o hindi. Kasi kung mali yung salpak ng thread, malulos thread yan. Dagdag gastos naman kayo. Tapos pag pumasok na yung thread guys, gagamitan nyo na ng ano, tools. Tapos tamang-tamang higpit lang din. Huwag yung suba-suba kasi mababasag to. Mababasag tong takip. Lalo na pat rusi pa naman ito. Rusi pa kong bago. Pero kung magdaan, sorry. Ayan. Magtama lang. Open na yan guys. Higpit na yan. Punasan lang natin. Pero kahit na rosy ito guys, depende sa nagmamayari. Depende sa gumagamit. Tapos ang sekreto lang naman guys, kahit anong motor, kahit anong makina pa yan, dapat every time babantayan nyo kung kailan siya mag-change oil. Yung sa akin every 1,000 nag-change oil na ako sa sniper ko. Baka maganda din yung hatak. Ayan, okay na. Pwede na natin salinan ng oil dito. Paglagay ng oil guys, pwede ko yung gumamit ng embudo. O kung magaling na kayo, pwede namang hindi. Yan, 1.3 liters ang ilalagay natin.
1.3 liters na lang yung lagyan natin, guys. So, kompleto natin yung 1.3 liters na kulang. O yung 300 ml pala. 300 ml na lang yung kulang niya, guys. Okay na yun. Pati na lang natin sa dipstick yung level ng oil. Ayun, sakto-sakto. Punasan nyo na, guys. Natapos, kung malinis. Tapos, paanda rin natin. So, smooth na, smooth na. Dito na lang, guys. Salamat sa panonood. At saka sa mga hindi pang kapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel para maging updated kayo sa videos na aking upload.